Oh, hi mga ka-extreme. Magandang araw po sa inyo. Meron po ditong comment na sasagutin po natin. Don't forget to subscribe my dad's YouTube channel, Extreme Distancing Na! Hello mga ka-extreme. Kamusta kayo dyan? Ayan guys, ganito po pala ngayon ang COVID vaccine. Pipili na kami. Last time po, dun talaga kami sa ano, sa mismong vaccine center na lalabas ka ng sasakyan. But then this time, tignan nyo po, oh, talagang naka-drive-thru po tayo ngayon. Kakainis na eh. Kasi, tutusukin na naman tayo. Eh, normally, ako nang tutusok eh. Ha? Kakainis. Mas masarap yung tutusok kaysa ikaw tinutusok. Ay, anak mo! Nasa likuran. Ayoko kasi yung tinutusok ako. Ayoko nga. Masakit. Hi, mga ka-extreme. Magandang araw po sa inyo. Meron po ditong comment na sasagutin po natin. Maganda po yung tanong niya eh, yung comment niya. Ang name niya is si Eric Abando. So, ang sabi niya is maganda raw magtos dito. Malaya mga ibon, hawk or climate lang kalaban dito. Sa Pilipinas, hawk, climate, tao, lambat, baril, or tirador and everything. Ay nako, totoo po 'yan. Sa dito po sa amin, dito sa New Zealand, ang kalaban lang po namin dito yun nga, yung weather, yung terrain, yung mga natural climate, at saka yung pigeon shooting, tapos yung mga hawk, at duck shooting, yan. Yan ang mga kalaban namin dito. Pero sa tao, hindi po. Mababait po ang mga tao rito. Kaya siguro, yung mga ibon na inilalaban namin sa extreme distance is mas mataas ang chance na may mga makauwi. Dahil, yun nga po, hindi po tao ang kalaban namin dito. And of course, syempre, para mapauwi din natin, kailangan well-prepared sila. Kailangan sobrang fit sila bago namin sila ilaban sa super long distance. So, yun, totoo po yun. So, dyan naman po sa Pilipinas, yun nga, ang kalaban po talaga dyan, lahat, as in lahat. Kaya talagang mga ibon is nahihirapan po talaga. Baga survival of the fittest po talaga. Pero example po, halimbawa nasa biyahe po ang mga ibon. So, lalambat. Yung 200 na lambat ang nakaligtas is 50. So, yung 50 na yon bumiyahe. So, malalaman natin doon. So, 150 na yung kusino yung nanalo. Nag-champion, nanalo, ganyan. Pero, yung 150 na nalambat, hindi natin alam, baka mas may magaling pang ibon doon sa 50 na yun na naka-survive. Kaya kung minsan, yung sa breeding natin, minsan, hindi natin na napapataas lalo yung breeding kasi ang akala natin yung mga nanalo is yun na yung magagaling pero hindi po pala so ibig sabihin mga magagaling talaga baka nalambat na. So para ma-breed mo wala na. Oo, kasi nalambat bababa na siya eh. hindi yung breeding hindi aangat, yun lang po yung napansin ko. At saka yun nga, napaka baga hindi na fair yung pigeon sport, yung pigeon racing. Pagka ganun. Kasi syempre hindi mo na nalalaman kung sino yung magagaling dahil nga iilan lang yung nakaka-uwi.
Kasi dito talaga natural calamity, yung mga mountain terrain. Oo. Oh. Yung weather na four season in a day. Oh, mga yun. Dagat. Plus yung ano lang, yung mga pigeon shooting talaga, talaga meron talaga yun. Ayan mga ka-extreme, mahaba po ang pila. Tignan nyo po ha. Paano nga ba ito baliktarin? Ay, hindi ko marunong magbaliktad. Hindi, wala siyang baliktad eh. Anyway, tignan nyo na lang po. Ikaw babaliktad po ha. Mahaba po yung pila. Hindi marunong magbaliktad sa cellphone eh. Yan, nakamask na po kami kasi malapit-lapit na. Malapit-lapit na yung tusukan. So, drive-through po talaga tayo. Drive-through po tayo ngayon. Unlike before na walang lockdown, nakakababa tayo. But this time, drive-through. So, second dose na po namin to. Ng COVID vaccine. Order din po ako French fries doon mamaya. Wala, sarado mga restaurants. Di baka mayroon sila dyan. Kami lang po dito sa Oakland ang matagal nang naka... Siguro ilang weeks? Hindi. 5 weeks na, no? Parking lang yata yun. Tapos bababa din, papasok sa loob. Hindi nga. Yun ang nakikita kasi may pumapasok sa loob. Oh. Eh, bakit ang traffic? Huh? Imposible yun, Han. Kasi baka may traffic, itanungin mo. May chismosa ko nag-aaway doon, kaya traffic. Hindi, ano, alamin natin. Tanong mo kaya. Kasi hindi, kasi kung may maraming tao, dapat maraming tao na dyan. Wala, yo. Palagay ko drive-thru to. Malalaman po natin pagdating sa dulo. Okay? Pause muna natin. Ayun. So, yun lang talaga ang kalaban natin dito, no? So, agree ka talaga sa sinabi niya, sa comment niya na talagang sa Pilipinas, lahat kalaban natin doon. Mahirap po ang race sa Pilipinas, sa totoo lang po, napakahirap. But the fitness talaga, kasi isip mo, 1,200 kilometers race. Hindi, kailangan talaga fit. Alam niyo po, sa experience ko, no, ang race ng super long distance kailangan well prepared. Hindi po tayo pwedeng basta umasa lang sa bloodline o lahi o galing ng kalapate. Kailangan yung galing ng kalapate, kailangan mas mahigitan mo as a coach para mailabas natin yung galing nila. Kasi kung hindi po, kahit po mga champion ng mga malayo yung mga yan, kung hindi po natin sila mapapapick in top condition sila, eh hindi rin po natin sila mapapauwi. Yun po yung sa base experience ko. So, ayun lang po. At saka po pala, ito. Yung mga lumilipad ng... yung mga magagaling na ibon, 6 to 8 hours, okay po yun. Magagaling po yun. Good, average good pigeon po yun. 6 to 8 hours flight. 8 to 10 hours flight, yan, very good po yan. Very good po yan. Pero 10 to 12 hours, yan, super good pigeon po yan. Pero pagdating, kapag lumilipad po ang ibon natin ng 12 to 14 hours, extraordinary birds po yan. So, kailangan po talaga, kailangan maging fit sila para maipasok natin yung hours on the wing sa kanila para pumasok sa 6 hours onwards. Kailangan makapasok po sila sa peak na yun. Kasi kung hindi po, bababa ang ibon nyo. Kaya dito po, pati sa New Zealand pala, marami ako narinig sa mga veterans. Dati pa po ito. Isa po ito sa naging ano ko, naging pinag-aralan ko po talaga. Dahil lagi ko narinig, kailangan daw ang ibon natin. Kailangan, ang isang magaling na ibon, sabi po nila, kailangan lumilipad po ng 10 hours hanggang 14 hours in one day. Yun po yung naging challenge sa akin noon. 3, 4 years ago, 5 years ago. Kaya pinag-aralan ko po talaga lahat, nag-research ako. Madami, fitness, basa, lahat yan. Hanggang sa nakuha din natin. Saka pa lang po ako naniwala na totoo po pala na kailangan lumipad sila ng 12 hours pataas. Saka kung lahat ng video titignan nila,
nandun lahat eh. Marami tayong inanandun, di ba? Mm. Ng mga kung anong ginagawa mo. Marami na po ako preparation, na-share. Tips. Kaya kung gusto nyong yung mga bagong subscribers natin, pwede nyo pong balikan doon sa lahat ng videos. Para may mga... Kasi meron pang isa nag-comment eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Sabi niya, ginagawa niya raw is inuulit niya raw minsan yung video kasi doon niya mas lalong naiintindihan yung gusto mong i-ano sa kanila. So which is tama naman, di ba? Ako, ganyan din po ako. Kapag may mga nire-research po ako, may binabasa ako, lagi ko pong inuulit-ulit. Minsan, hindi pa nga po ako nakakatulog. Dahil hindi mo naman magigit kagad ng isang ano lang eh. Kailangan anima para maunawaan mo talaga. Saka kailangan i-apply po natin kapag nabasa po natin, na-research natin, o may natutunan tayo, i-apply natin para malaman natin kung effective ba o hindi. Kasi kung hindi, kailangan nating maghanap pa ng way para sa maging maayos na performance natin in the future. Kasi tayo ang magiging happy, kaya dapat, kailangan yun ang feel natin. Kung ano yung magiging fit sa atin para sa kanila. Na pwede natin gawin. Oh, yun lang po. At sa tandaan nyo, kailangan ang ibon nyo lumipad ng 6 hours onwards hanggang 14 hours. Pag napapasok nyo sa 6 hours to 14 hours, okay na po yun. And mas better kung makikita nyo naman sa race nyo eh, kung ang ibon nyo is lilipad ng 6 hours onwards. Lalo sa mga long distance. Pero sa mga short distance po, hindi po, maiksi lang po yun. Hindi po kaya aabot ng 6 hours. Siguro, 250 kilometers, ano lang eh, 250 kilometers, 3 hours, 4 hours, kayang kunin. Mga 400 kilometers, mga 5 hours, 4 hours, 5 hours, ganyan. Pero pagdating ng mga 500 kilometers above, ayan, dyan na po yung napasok yung 6 hours onwards. Yun po. Malalaman natin kung kaya ba nila, mag-maintain sa taas ng hindi sila bababa. So, ang goal po talaga natin is kailangan maging fit sila, magkaroon sila ng endurance. Ayan po. Parkingan lang po pala. Ano, vaccination center po. Sa bababa pa rin po pala tayo. Parking lang siya. Ang haba ng pila sa parking. Wow, mali. Okay, mauna na kami ni Camila. Hindi. Lahat pagdadaan doon. Hindi pwedeng bababa dito. Ah, okay. Kailangan ba parking doon? Na lang. Grabe yung parking, oh. Haba, oh. Shoutout na po tayo mga ka-extreme. Shoutout to Royce Retiro and to his wife Marlin Peradilla. Cage 50 Love TV, Jimmy Abay Blog TV, Kuya Egg TV, Happy Friday, Kenji Labajo, Sandugo Loft, Jesse G Love TV. Thank you so much all for watching our blog and always stay safe. God bless you all. Bye!